autocratic leadership, from the first letter word A, yung first letter natin na A, autocratic, ibig sabihin ako. Ang tatanda nyo, ako lang yung masusunod. Ibig sabihin, autocratic leadership, ito yung klase ng mga leaders na which is, pagdating sa decision making, yung decision lamang nila yung dapat susundin. They allow limited people to participate. Ibig sabihin, kunting tao lang yung pwedeng makisawsaw kasi ako yung masusunod, that is called autocratic leadership. Ang tanong ko naman sa inyo ganito, ano naman ang tawag sa leadership style na kung saan itong leader natin is nag-a-allow or nag-permits ng a lot of people or multiple people in decision making. Tinatawag din natin itong participative leadership style na kung saan marami yung pwedeng makisali sa pagdidesisyon natin. Anong tawag sa leadership style na yan, tol? So yun, nandito tayo ngayon sa ating random criminology quiz, which is magtatanong pa din tayo ng mga criminal topics sa ating mga future criminologists, but may makukuha silang premyo. Kunti nga lang yun, but the essence of the video is nakatulong tayo sa ating mga followers as well as na-refresh yung mga knowledge nila. Okay ba tayo dyan, tol? Ay, pero bago yan, pakilala muna tayo. Jun Chris Slayer, best from CPS yun. Justin Cabalo, na from CPS yun. Okay. So yun, itong katanungan natin is dun muna tayo sa Law Enforcement Administration, na which is common din na tinatanong sa examination natin. Now, pag sinabi nating leave of absence, ito yung pagkakataon na ang isang police officer o ating public officer, hindi siya nakapag-duty or wala siya sa kanyang duty, it's because meron siyang valid, acceptable reason which is approved naman by higher authority. So, ibig sabihin, generic pa yon kasi sabi doon, valid or acceptable reason pa ang nangyari. Kaya hindi siya nakapag-duty. Now, ang tanong ko sa inyo, specific na to. Si police officer ay excuse sa kanyang duty, it's because meron siyang illness or injury na dinaramdam. Ano naman tawag natin doon? Sick leave, sir. Sick leave, sir. Okay, the correct answer is sick leave. Tama po yun. Tandaan po natin, no? Sa board examination, meron tayong generic at specific na term sa tatandaan. Pag sinabi natin leave of absence, generic pa masyado yun. Kasi valid or acceptable reason pa yung nangyari. Pagdating sa sick leave, ibig sabihin sick, ibig sabihin may illness na po siya, tsaka may injury. So, dahil dyan, tol, meron kayong ano, 20,000 pesos. Yun, nandun na sa lalikam ng bayan. Okay, sa pangalawang tanong natin, pangalawang tanong tayo, no? Punta tayo sa mga leadership style natin. Most common tinatanong sa board examination, yung leadership style natin. Now, pag sinabing autocratic leadership, from the first letter word A, yung first letter natin na A, autocratic, ibig sabihin ako. Ang tatanda nyo, ako lang yung masusunod. Ibig sabihin, autocratic leadership, ito yung klase ng mga leaders na which is, pagdating sa decision making, yung decision lamang nila yung dapat susundin. They allow limited people to participate. Ibig sabihin, kunting tao lang yung pwedeng makisawsaw. Kasi ako yung masusunod, that is called autocratic leadership. Si Adolf Hitler, Vladimir Putin, yan mga example din natin sa autocratic leadership natin. Now, ang tanong ko naman sa inyo ganito, ano naman ang tawag sa leadership style na kung saan itong leader natin is nag-a-allow or nag-permits ng a lot of people or multiple people in decision making. Tinatawag din natin itong participative leadership style na kung saan marami yung pwedeng makisali sa pagdidesisyon natin. Anong tawag sa leadership style na yan, Paul? Democratic, sir. Ikaw naman, Tal. Democratic, sir. Itong pakti nyo, that is called democratic leadership. Okay, tandaan po natin, pag autocratic, si leader lamang po yung magbibes, magpaplano, o ano yung nakakaganda. At pag democratic naman po, is marami pong makakasali yung ating mga subordinate, sasali po sila. That's the correct answer is democratic leadership. Tandaan po natin yan. Yan. Meron kayong another 50,000, no? Meron kayong 70,000, nandun na sa Lord Kim Tambayan. Siyempre, shoutout po tayo, no? Si BRC Bacolod, shoutout po. And siyempre, shoutout tayo. Shoutout sa si BRC Bacolod at sa mga tropa niya, mga cubes. Yan. Shoutout sa si BRC Pamilya, kag sa mga kabalo na pamilya. Okay, so yun. Thank you so much. God bless, God bless, God bless, God bless. Thank you, sir.